Judith's point of view. Last day mo na ba dyan, Ineng? Tanong sa akin ni nanay sa kabilang linya. Uuwi ka na ba dito bukas? Oo, nay. Last day ko na po. Pero nasa barko pa ako ngayon. Ani ko. Ha? Bakit ka nasa barko? Anong ginagawa mo dyan? Napasandal ako sa railings ng barko. Isinama kasi ako ng boss ko sa lakad nila. Pagkatapos ng araw na to, uuwi na po ako dyan. O sige ha, umuwi ka agad pagkatapos mo dyan. Alam mo, mas maganda ang oportunidad sa ibang bansa at malaki pa ang sahod. Kaya iwan mo na ang trabaho mo dyan. Ani nanay, sasama daw itong makulit na manliligaw mo sa abroad, si Julio. Napangiwi ako sa huling sinabi niya. Opo, nay. O sige, mag-text ka kapag magpapasundo ka sa kuya mo. Ihahanda na rin namin ang tutulugan mo. Sige, anak. Sige po, nay. At binaba ko na ang tawag. Hoy, hindi ka isinama ng boyfriend ko para maging hayahay. Napaayos ako ng tayo nang makita ko si Ma'am Christine Forte, ang girlfriend ng aking boss na nakapamewang. Gaya ko, galing siya sa mahirap na pamilya at naging marangyalang dahil sa boss ko na naspoil sa mga luho. Ano po ang kailangan niyo, ma'am? Tanong ko at ibinulsa ang keypad ko na cellphone. Ayusin mo ang bed namin. Tatabihan ko si Theo mamaya kaya ikaw, umayos ka. Huwag kang istorbo mo, tsatsa. Sige po. Nilakihan niya ako ng mata. Sige na! Go! Last day mo na ito, hindi ba? Starting tomorrow, hindi ka na mauutusan kaya kumilos ka na bago pa mairita ang boyfriend ko. Mabilis akong nagtungo sa kwarto nila ni boss at agad nilinisan ang kanilang kwarto. May tagalinis naman na trabahante sa barko pero bahala na. Last day ko na rin naman ito. Hindi ko na makikita ang stricto ko na boss at ang girlfriend niyang matapobre na parang hindi galing sa hirap. Una kong nilinisan ang drawer kung saan naroon na ang kanilang ibang gamit. Gaya na lamang ng perfumes, pangkilikili at may shave pa. At ang pinaka-importante sa lakad nila, ang condom. Tiningnan ko ang isang box ng condom at napailing na lamang. Extra large size? Ito ba ang ginagamit ni sir kapag nagtsuktsakan sila ng girlfriend niya? Bumuntong hininga ako at akmang ibabalik ko na sana sa drawer nang biglang bumukas ang banyo at iniluwa roon si Sir Theo na nakatapis na sa ibabang parte. Nagulat ako sa kanya kaya nabitiwan ko ang hawak ko na box ng kondom. What are you doing here? Tanong niya at nagbaba ng tingin sa nahulog. Mas lalong kumunot ang noon niya. And what's that? Agad kong pinulot ang box at ibinalik sa drawer. Condom niyo po. Pasensya na, pinalinis kasi ako ng girlfriend mo, Sir Theo. Huwag ka pong mag-alala, lalabas po ako para makapagbihis ka. Condom? Bingi yata siya dahil sa dami ng sinabi ko. Ayun lang ang narinig niya. Opo, uminit ang pisngi ko. Saan galing yung condom? Tanong niya at lumapit sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan. Ho? Dito po. Tinuro ko ang drawer. Sa mga gamit po ninyo, mukhang magbabakbakan po kayo ng girlfriend ninyo, sir. Sana po hindi mabutas. What? Wala po. Umatras na ako. Sige po, pagkatapos niyo na po ako magpatuloy sa paglilinis, sir. Lalabas na sana ako sa kanilang kwarto nang bigla na lamang gumalaw ang barko, kaya napatili ako kasabay ng aking pag-atras. At sa kasamaang palad, naatrasan ko si sir kaya nahulog ang kanyang tuwalya sa katawan dahil pinigilan niya akong matumba. Huwag kang lilingon! Banta niya. Ha? Nilingon ko siya at namilog ang mata ko nang makita ko ang kanyang hubad na katawan. Sorry! Tatakbo na sana ako ngunit gumalaw muli ang barko kaya naatrasan ko muli siya. Narinig ko ang tilian ng mga kapitbahay nilang kwarto at ang iba ay nagsilabasan pa kaya nagsimula na akong kinabahan. Ano ang nangyayari? Tanong ko.
Tataubang barko! Tataubang barko! Lumabas kayo! Isuot niyo ang life vest niyo! Namilog ang mata ko sa narinig at mas lalong kinakabahan. Nakulagot. Taranta kong nilingon si Sir. Sir, labas na po tayo! Tataubang barko! Ay! Napahawak ako sa may pinto nang gumalaw muli ang barko. Diyos ko, Lord. Katakot. Gabi pa naman ngayon. Ngunit hindi ako pinakinggan ng aking boss dahil mas importante pa sa kanya ang magbihis kesa ang lumabas. Sir! Lumabas na kayo! Iligtas niyo mga sarili ninyo! Magsusuot na sana ng brief si Sir ngunit hindi ko na siya pinagbigyan at hinila ko ang kamay niya palabas sa kwarto. What the? Tsaka ka na magbihis ng brief, Sir, kapag nakaligtas tayo rito! Sigaw ko habang tumatakbo siyang hinihila. Nagtungo kami sa pinakamataas at halos mabangga dahil sa dami ng mga taong nagpapanik. May mga bata pang nag-iiyakan. Where are we going? Si Christine! Ani Sir Theo. I need to find Christine! Malaki na yun, Sir! Kaya niyang iligtas ang sarili niya! Ani ko. Kailangan nating makapunta sa ibabaw para hindi tayo lalamunin ng dagat! Sa laki ng barko na to, sana naman ay makaligtas ang lahat. Naalala ko tuloy yung palabas na Titanic. Ay, Diyos ko, sana hindi ganun ang mangyayari sa amin. Gusto ko pa magtungo sa ibang bansa, hindi sa kabilang buhay. Napatili ang mga tao nang gumalaw ang barko. Para na itong malulunod sa dagat kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Sa dami namin dito, hindi ko alam kung kaya ba kaming iligtas ng lahat kaya ako na ang gumawa ng paraan. Sir, marunong ka namang lumangoy, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Napahawak na kami pareho sa poste dahil malapit nang tumagilid ang barko. I need to wear my underwear first. Sir, buhay po natin ang nakasalalay dito. Wala nang mag-iisip kapag lalabas kang may lato-lato. Hindi na nila iisipin ang nakikita nila dahil mas uunahin nila ang maligtas sa pagkalunod. Kaya huwag mo nang isipin yan at sagutin ang tanong ko. Marunong ka bang lumangoy? Yes! O di tumalun tayo bago pa malunod ang barko na to! Sabi ko sa kanya. Namilog ang mata niya. What? Mas lalo lamang akong kinakabahan at namutla ng unti-unti nang mapunta sa dagat ang kinatatayuan namin, kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at tumalo na sa dagat kasama si Sir na mas inalala pa ang brief niyang nawalay sa kanyang kamay. Pagtalo namin sa dagat, aksidenteng natamaan ang ulo ko ng metal na bagay at yun ang nagpawala sa akin ng malay. Nagising akong nakahiga na sa buhangin. Ang una kong nakita ay ang malinaw na kalangitan at ang una kong narinig ay ang paghampas ng alon sa bato at buhangin. Napapikit ako dahil sa sikat ng araw at napaupo sa buhangin. Tiningnan ko ang sarili ko at nakahinga ako ng maluwag nang makita na may saplot pa ako. Ano ang nangyari? Nasaan ako? Inilibot ko ang paningin ko at wala akong ibang nakita kundi karagatan sa harapan ko at sa likod ko ay kagubatan. Nasa isang isla ba ako? Natigilan muli ako nang makita ko ang isang brief na nakalutang nasa dagat. At doon, naalala ko si Sir Theo. Nasaan siya? Nakaligtas ba siya? Panibagong kaba ang dumating sa aking dibdib. Tumayo ako at saka pinagpagan ang sarili. Inilibot ko ang paningin ko at wala talaga akong ibang nakita kundi buhangin at kagubatan. Naglakad ako patungo sa kaliwang bahagi ng isla at doon, nakita ko ang nakadapa na si Sir Theo. Walang malay at exposed ang kanyang matambok na puwet sa mainit na araw. May ibon pa na nakapatong sa likod niya, kaya agad akong lumapit para umalis ito. Shoo! Shoo! Pagtaboy ko sa ibon. Sir Theo? Subo ko na pagising. Sir Theo! Sir Theo! Tinapik ko ang kanyang pisngi. Gising po, Sir Theo! Sir Theo! Napasinghap ako at agad kong binalikan ang brief na nakita ko kanina at itinapon sa mukha ni Sir nang magising. Sir,
isuot niyo po ang brief niyo. Sabi ko at tumalikod. Nasaan tayo? Narinig ko ang pagbuga ng hangin ni Sir Theo. Nasaan ang girlfriend ko? Naggibit balikat ako. Abay malay ko po, tayo lang yata ang napadpad dito eh. What? Bumuntong hininga ako. Isla yata to. Wala akong nakitang ibang isla kaya mukhang tayo nga talaga ang napadpad dito. Ilang minuto yata akong nakatalikod bago ako humarap sa kanya. Naka-brief na siya at pang-itaas na damit. Para siyang modelo ng mga brief. Kailangan nating makaalis dito. Gumawa ka ng bangka. Umawang ang labi ko. May mga gamit ka ba, sir? And for your information, hindi na po kita boss kasi last day ko na po kahapon, kaya hindi mo na ako mautos-utusan. Kumunot ang noon niya sa akin. Seriously? Seriously? Agap ko. At dahil tayo lang naman ang nasa isla na to, ang magagawa na lamang po natin ay ang magtulong-tulungan upang mabuhay dito at maghintay na may magliligtas sa atin. Humalukip-kip siya. Bakit parang hindi ka naman yata natatakot na tayo lang ang dalawa rito? Ayaw mo bang umalis dito? Siyempre gusto, Sir Theo. Kaso, nilibot ko muli ang buong paningin ko. Tingnan mo nga ang buong lugar. Saan ka ba hahanap ng tulong? Sa mga buhangin? Aba, isip-isip din, sir. Hindi ko alam kung bakit napadpad tayo rito. Pero magpasalamat na lamang tayo na buhay tayo at hindi tayo nilamon ng dagat sa barko na yun. No! I need to get out of here as soon as possible. I have a business to attend. At saka nagsimula na siyang magmarcha palayo sa akin. Nang nakabrief? Tanong ko. Natigilan siya at saka binalingan ako. Shut up! Natawa ako at tumangutang. Okay po, sir. Kanya-kanya na lang po tayo. Sabihan mo lang po ako kapag may rescue. Sasabihan din kita kapag may makita ako. Tumalikod na rin ako at nagsimula ng magmarcha paalis. Wala naman kasing saysay kung mag-iiyak ako rito. Kaya kahit may takot ako na nararamdaman, hindi ko iyon pinapakita. Theo's point of view. Nagmarcha ako palayo sa babaeng yon. I cannot believe her. Ayaw ba niyang umalis? Nang nilingon ko kasi nagpasilong ang babae sa may niyugan. Walang takot na nararamdaman. Pulang-pula na ang balikat ko dahil sa init ng panahon. Dagdagan pa na wala akong ibang pangsuot ibaba bukod sa brief ko na basang-basa. I cannot believe na dito ako napadpad. And it's all because of that girl. To think na siya ang naghila sa akin para tumalon. Means it's her fault. Ay, hindi ko tuloy alam kung buhay pa ba si Christine o hindi. Shit. Nilibot ko ang buong isla at wala akong makita na paraan upang makaalis. Wala akong makita na ibang isla o kahit barko na daraan. Kung sa mapa, parang tuldok lang ang isla na ito kasi hindi makikita. Gabi na nang makabalik ako sa ginisingan ko kanina. At natigilan ako nang makita ko ang babae na chill na kumakain sa kanyang isda na mukhang tinatapat niya sa apoy. Bigla tuloy kumalam ang tiyan ko. Sir! Kumaway si Judith sa akin sabay ngisi. Kumustang paglilibot? May nakita ka bang rescuer? Lumapit ako sa kanya at mas lalong natakam sa kanyang kinakain. Wala. Napalunok ako. Paano mo nahuli yan? Hinuli ko. At kumagat muli siya. Habang naglalakwatsa ka, nang huli ako ng isda, may isa nga na para sa'yo. Bigla akong nabuhayan. Cook for me then. I'm hungry. Umupo ako sa may batuhan at saka sinapo ang tiyan. Faster! Tiningnan niya lang ako at maya-maya ay nagpatuloy sa pagkain. Hey, inuutusan kita! Ani ko at medyo nainis na. Ay, hey! Tumigil siya sa pagkain at saka ibinigay ang hilaw na isda. Ikaw po ang magluto, sir, kung gusto mong kumain. Ah, you are my maid! Inis ko nang sabi. Help? Former maid. Koreksyon niya. Kahapon po ang last day ko. Hindi mo na ako utusan kaya huwag mo akong uutusan.
Tumayo siya matapos niyang sabihin iyon at nagbagbag. Saan ka pupunta? Tanong ko. Matutulog. Tinuro niya ang isang bato. May maliit na bahay-bahay doon na may dahon ng saging na nagsisilbing bubong. Kailangan ko ng enerhiya para bukas. At saka nagtungo na siya roon at nahiga. Naiwan naman akong napatunganga habang hawak ang isda. Wala akong magawa kundi ang lutuin ito ng mag-isa at kainin kahit walang mga sangkap. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na parang may humahampas sa akin. Agad akong napaupo mula sa pagkahiga. Hey, alam ko na hindi na kita maid pero hindi mo ko kailangang hampasin ang ganyan. Natigilan ako sa pagsasalita nang hindi si Judith ang bumungad sa akin, kundi isang nilalang na nagpakabog ng mabilis sa puso ko. Ani ng unggoy habang may hawak na isang saging. Unggoy? Nasabi ko at agad nagpalingalinga. Ay, nasaan ang babaeng yun? Bakit niya ako iniwan dito? Napatingin ako sa harapan ko nang may isa pang unggoy na ngayon ay nakahawak na sa laylaya ng brief ko. Namilog ang mata ko at napatayo. Hey! Get off me! Sigaw ko pero agresibo ang unggoy at sinubukan talagang hilain pababa ang brief ko. Ah! Gosh! What the hell is this? Hey! This is not your underwear! I need this underwear! Ani ko sa unggoy na binilatan lang ako at itinapon pa sa pagmumukha ko ang balat ng saging. Hey! Nakita ko ang paglabas ni Judith sa labas ng kagubatan habang may dala ng maraming saging sa kamay. Nang makita ang sitwasyon ko, imbis na tulungan ako ay pinagtatawanan ako. Hala! Tawa ni Judith at mabilis na lumapit. Mga unggoy, umalis na kayo dyan, kawawa si sir. Ani ng unggoy at mabilis na lumapit kay Judith. Magkamukha kayo. Ani ko at saka inayos ang brief ko na muntik nang mawala sa akin. Binigyan ni Judith ang dalawang unggoy ng mga saging bago ito umalis at bumalik sa kagubatan. Tuluyan namang lumapit si Judith sa akin, sabay lapag sa kanyang kinuha ng mga saging. Ayan, may nakuha akong saging. Hinugyan. Kumain ka para naman magkalaman ang tiyan mo. Umupo siya sa buhangin at saka nagbalat na rin ng saging. Napatingin ako sa kanya. Kailan tayo aalis dito? Nagkibit balikat siya. Malay ko. Tuluyan na akong napaharap sa kanya. Malay mo? Hanggang kailan ba tayo rito? Of all the people, ikaw pang nakasama ko dito. Ay. Magpasalamat ka nga, sir, na ako ang nakasama mo. Kasi kung kayo ng girlfriend mo ang napadpad dito, baka hindi kayo aabuti ng araw dito dahil hindi kayo marunong kumuha ng isda at kumuha ng saging. Ani Judith sabay kain sa saging niya. At bakit mo ba ako tinatanong? Diyos ba ako, ha? Kahit naman mukhang chill ako rito, ay gusto ko na rin makaalis. Kaya nga ako aalis na bilang maid ninyo dahil mag-aabroad na ako. Pero hindi yata yun mangyayari hanggat nandito tayo. Then why not make a boat? Para makaalis tayo rito. Ikaw ang gumawa, sir. Dahil atat na atat ka yata eh. Buang ka ba? Hindi madali ang sinasabi mo. Wala tayong mga gamit at baka kung makagawa tayo, hindi tayo aabot sa destinasyon natin dahil ginawa na tayong pulutan ng mga sharks. Napasapo ako sa aking noo. Then what should we do? Gaya ng sabi ko, hanggat wala pang rescue, magtulong-tulungan muna tayo para mabuhay. Hindi yung gagawin mo kung katulong dito para mabuhay ka. Kasi hindi ko yung gagawin, sir, dahil hindi ito bahay mo. And because she is right, I don't have a choice kundi ang makipagtulungan sa kanya. We built a small shelter near the big stone na malapit lang sa dagat. Kumuha kami ng mga prutas sa gubat. Kumuha rin kami ng mga isda and marami pang iba for us to live. Judith's point of view. Isang linggo na yata ang nakalipas simula nang mapadpad kami sa abandonado na isla na ito. Isang linggo na rin kaming nagtitiis sa hinihigaan namin at isang linggo na rin kaming nagtitiis sa kinakain namin.
Mabuti na lang at nakipag-cooperate na sa akin si Sir Theo, kaya hindi na masyadong naging mahirap para sa amin ang mabuhay dito kahit sa saglit na panahon lang. Bukod doon, kumuha rin kami ng mga bato at pinorma namin ito ng malalaking letters upang makita sa mga dadaan na helicopter ang mensahe namin na save us. At araw-araw din namin iyon inaayos dahil minsan sinisira ng alon tuwing lumalaki ang tubig dagat. Where are you going? Natigilan ako sa paglalakad palayo sa pwesto namin nang marinig ko ang tanong ni Sir Theo. Maliligo, sagot ko sa tanong niya. Saglit lang ako. Tumayo siya. I'm coming with you. Bahala ka po. At nauna na akong pumasok sa kagubatan. Pagdating namin sa destinasyon ay nalaglag ang panga ni Sir Theo sa nakita. May talon dito? Hindi makapaniwalang sambit ni Sir Theo habang nakatingin sa walang tigil na pag-agos ng tubig mula sa ibabaw. Malamang, kahit isla ito, may maliit na bundok naman to. Huwag ka nang magreklamo at maligo ka na, sir. Ang baho mo na. At hinubad ko na ang saplot ko. Tinira ko lang ang bra at panty ko. Hey! Bakit ka naghuhubad sa harapan ko? Maliligo ako, sir. Kung wala ka dito, malamang hubot-hubad na sana ako ngayon. Ani ko at saka sumulong na sa tubig. Maliit lang naman ang talon dito at pinagitnaan pa ng mga kahoy. Sobrang linaw din siguro dahil walang naliligo dito. Narinig ko rin ang paghampas ng isang bagay sa tubig. Siguro tumalon si sir sa tubig. Pinakiramdaman ko ang lamig ng tubig at napapikit ako dahil sa sarap na naramdaman. Natigilan lang ako at napamulat nang naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Hindi mo sinabi na may magandang talon pala sa loob ng kagubatan na to. Napatingin ako sa kanya. Nagulat ako dahil sobrang lapit na niya sa akin. Medyo napaatras tuloy ako. Hindi ka naman nagtanong. Napatingin siya sa akin. Kaya ba palagi kang nagpupunta sa gubat? Bukod sa kumukuha ka ng mga prutas, naliligo ka rin dito? Oo, at saka sumisid ako pa ilalim. Pag-ahon ko, nagulat ako nang makita ko si Sir na mapungay nang nakatingin sa akin. Sir, ngayon ko lang napagtanto. Ang alin po? Kung gaano ka pala kaganda. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi at maya-maya ay namula ang aking mukha. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka nag-iwas ng tingin. Hindi naman. Tumikim ako. Tapos na ako maligo. Bilisan mo dyan dahil baka may masamang mga hayop tayong makikita. Aaho na sana ako ngunit bigla na lamang niyang hinawakan ang aking braso upang pigilan ako sa pag-alis. Gulat ko siyang tiningnan. Sir? Huwag mo kong iiwan dito. Bakit po? Aahon lang naman ako. Hindi naman ako aalis. First time ko dito. Baka may hihila sa akin pababa. Rason niya. Natawa ako sa kanyang sinabi at saka tumango. Sige po, sir. Nanatili na lamang ako sa tubig habang hinihintay si sir na matapos sa kanyang pagligo sa talon. Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang kakaibang pagtibok ng puso ko. Ano to? Huwag mong sabihin may nararamdaman kang kakaiba kay Sir Judith. Heist! Napailing na lamang ako sa aking iniisip at saka napabuga na lamang ng hangin. Ilang minuto ko yatang hinintay si Sir bago siya umahon. Dahil isa lang naman ang mga damit namin, ginamit ko ang pagiging malikhain ko at ginawan ko siya ng suot pang ibaba na gawa sa dahon para natuloy siyang si Tarzan kung mahaba lang ang buhok niya. Sir, sobrang baho na yata yung brief mo. Ani ko at inilahad ko sa kanya ang ginawa ko. Ito muna ang ipangtapis mo sa sarili mo. Natigilan siya at napatingin siya sa inilahad ko. You want me to wear that thing? Oo. Kesa naman po na palaging brief ginagamit ninyo, paniguradong sobrang baho na niyan. Ani ko. Sige na, sir. Tinanggap niya naman at saka napatingin muli sa akin. Don't call me, sir. Bakit naman? Naglakad na kami palayo sa talon.
ayun ang nakasanayan ko. Hindi ka naman nagpapautos, kaya huwag mo na akong tawaging sir. Anya, just call me Theo. Okay, Theo. Ani ko. Pagbalik namin sa aming pwesto ay nagsimula na kaming maghanda para sa aming magiging hapunan. Sobrang nakakapanibago dahil nakakausap ko ng matino si Sir Theo. Kahit kasi nakipag-cooperate siya sa akin sa isang linggo naming pagsasama sa isla na ito, panay pa rin talaga ang reklamo niya sa mga bagay-bagay. At nakakapagtaka lang na ngayon ay wala na siyang reklamo kahit ang ulam namin ngayon ay galing pa rin sa dagat. At halos walang lasa dahil wala naman kaming mga sangkap. Ay, isang linggo na ang nakalipas ngunit hindi pa kayo nahanap, Sir Theo. Theo. Ani ko habang tinatapat ang isda sa apoy na gawa ko. Isang oras ko rin ginawa ang apoy dahil kuskus ako ng kuskus sa bato. Imposible naman yata na hindi ka hinahanap, lalo na ng family mo. Bigatin ka eh. I don't know. Naggibit-balikat siya. Maybe they don't want to find me. Para mapakinabangan na nila ang mga naiwan ko. Napangiwi ako. Grabe naman, at sigurado ako na nag-aalala na sa inyo si Ma'am Christine. Naku, bago malunod ang barko, inutusan ako noon na linisin ang kwarto ninyo dahil tabi daw kayo sa pagtulog. Kwento ko pa. Napatingin siya sa akin at ako naman ay kinain na ang niluto na isda. Christine Forte is not my girlfriend. Halos mabilaukan ako sa kanyang sinabi. Hindi mo girlfriend? Namilog ang mata ko. Si Ma'am Christine? Yup. Naibaba ko ang pagkain ko. Imposible naman yata na hindi. Pinalandakan ka nun eh. Sweet-sweet niyo pa nga sa bahay. Nanliit ang mata niya sa sinabi ko. Binabantayan mo ba ako? Ha? Hindi ha. Ako kayang naglilinis sa kwarto mo. At may nakita ako na maraming mga kondom, Diyos ko. Napailing ako nang maalala ko yun. Nadatnan ko nga si Ma'am na hubot-hubad sa kwarto mo eh. Namula ang buong mukha niya at naibaba rin ang kanyang pagkain. Nothing happened between us. Agad niyang pagdepensa sa kanyang sarili. Siya lang ang nagdadala ng kondom. She is not my girlfriend, but I paid her to pretend to be one. Para hindi na ako ipapakasal sa hindi ko kilala. Di pareho pa rin yun. Conclusion ko. Pero masaya ako na hindi mo pala siya girlfriend. Umawang ang labi niya sa sinabi ko at pati ako rin natigilan. Oh, why? Siyempre pangit ugali nun. Agad kong palusot. Mata pobre yun. Basura ang ugali. Hindi ko nga alam kung bakit mo yung pinatulan eh. Umusog siya palapit sa akin. You're cute. Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Ha? You're cute lalo na ngayong utal-utal ka. At naistatwa ako sa aking kinauupuan nang bigla niyang hawakan ang baba ko. Sir, ang kalat mong kumain. Gamit ang kanyang daliri ay pinalis niya ang kalat sa gilid ng aking labi, kaya natulala ako sa kanyang ginawa lalo na nang kinain niya ang kalat ko. Sir, sayang eh. Kinagat niya ang ibabang labi niya at saka lumayo na sa akin. Tapusin mo na yung kinakain mo. Hindi ko alam kung effective ba yung malaking letter sa may buhangin. But I think we should think another option. Hindi na yata ako nakaisip ng tama dahil sa ginawa ni Theo kanina sa harapan ko. Ngayon ko na nga lang siya nakakausap ng matino, ganito naman ang ginawa niya. Kahit ang puso ko ay hindi na nakipag-cooperate sa utak ko, sumalungat na sa gustong idikta nito. Kusa na rin tumibok ng mabilis at sa tuwing naiisip ko ang ginawa niya, pumupula ang pisngi ko. Tatlong linggo na ang nakalipas simula nang mapadpad kami sa islang ito at close na kami ni Theo. Hindi lang yun, nag-iba na rin ang kanyang pakikitungo sa akin simula nang naligo kami sa talon na iyon at hindi ko alam kung bakit.
Judith! Nagtitimpi niyang sabi sa akin habang hinahabol ako. Stop running! Ayoko! Sabi ko habang natatawang tumatakbo. Sabi mo kasi sa akin, lagot ako kapag nahuli mo ko, kaya hindi ako magpapahuli. At mas binilisan ko ang aking pagtakbo sa buhanginan. Lagot ka talaga sa akin! At napatili ako nang binilisan niya rin ang pagtakbo. Aksidente ko kasing napunit ang kanyang brief nang kinuha ko ito mula sa batuhan. Kaya inis na inis siya dahil wala na siyang masusuot. Nag-iisa lang kasi iyon at napunit pa. Kaya naman, sa takot ko sa gagawin niya sa akin, tumakbo ako. Ngunit sa gitna ng aking pagtakbo, nadapa ako sa buhangin at nasubsob ang mukha ko doon. Gotcha! Napasinghap ako nang hawakan ako ni Theo sa braso at saka iniharap niya ako. Dinaganan niya ako habang hawak ang braso ko, kaya pumikit ako upang hindi ko masalubong ang kanyang galit na mga mata. Sorry na. Ani ko habang nakapikit pa rin. Hindi ko sinasadya. Kung hindi mo sinasadya, dumilat ka. Dumilat naman ako. Pagdilat ko, nagkasalubong ang mga tingin namin. Natigilan ako dahil sa kakaiba kong naramdaman ngayon. Judith. Napalunok ako. Theo. Magpapahalik ka ba sa akin? Namilog ang mata ko sa kanyang tanong. Ha? Sampalin mo ko pagkatapos. Seryoso niyang sabi at nanigas ako sa aking pwesto nang bigla niya na lamang niya akong hinalikan sa labi. Simula ng pangyayaring iyon ay hindi na ako masyadong mapakali. Para kasing nagkakaroon na ako ng feeling sa kanya na alam ko na mali at hindi pwede. Sino ba naman ako, hindi ba? Isa lang naman akong kasambahay. Pero masyado yata akong marupok dahil simula nang mabinyagan ang labi ko, wala na itong tigil at parang naging hobby na ito namin sa isla na kami lang dalawa ang nakatira ang maghalikan. Tigil mo na, Theo. Pagpigil ko sa kanyang paghalik habang nasa tubig kami ng talon. Nakayakap kasi siya sa akin habang hinahalikan niya ang leeg ko pababa. Isang buwan na ang nakalipas simula nang mapadpad kami rito at parang wala na yata kaming balak umalis sa isla na ito. At simula nang gawin namin ang mga bagay na hindi namin akalain na magagawa namin pareho. Why? Sabik na ako sa'yo. Virgin pa ako sa'yo. At huwag dito. Ani ko na siyang ikinatigil niya. Bakit? Uminit ang pisngi ko. Gusto ko na mangyari yun sa espesyal na lugar. Hindi sa gubat. At mas gusto ko mangyari ang bagay na yun kapag kasal na ako. Kumala siya sa pagkayakap at saka bumuntong hininga. Fine. Anya sabay ngiti sa akin. Ano ang kakainin natin mamaya? Sawa na ako sa isda mo. Why don't we try hunting something? Napairap ako. Para namang marunong ka, Theo. Ngumisi siya. I don't know pero susubukan. Tara na, let's hunt a baboy ramo. Hinawakan niya ang kamay ko at saka sabay na kaming umahon sa tubig. Ang kaso, hindi natuloy ang plano naming hunting dahil bigla na lamang akong nanghina. Ayun pala, nilagnat ako. Theo's point of view. Nilagnat si Judith at alalang-alala ako dahil wala akong alam sa mga bagay-bagay dahil hindi naman ako doktor. And most of all, hindi ako nakatira sa bukid kaya hindi ko alam kung anong dahon ang ipapainom sa kanya. Shit! What should we do now? Walang doktor dito! I said habang yakap-yakap ko ang nanginginig na si Judith. Theo... Napatingin ako kay Judith. Why? May masakit pa ba? Ilapag mo ko. Nanghihina niyang sabi. Gusto kong matulog. Namutla ako. Gusto mong matulog? Hindi, huwag kang matulog, Judith.
Inaantok ako. No! Don't close your eyes! Nagpanik ako dahil natatakot ako na baka hindi na siya magising kapag matutulog siya. Mahina niyang tinampal ang braso ko. Hindi naman ako mamamatay. Mawawala din ito. Huwag kang magpanik. Bumuga ako ng hangin at saka sinunod ang gusto niya. Nilapag ko siya sa higaan at saka sinapo ang kanyang mainit na noo. Gusto ko tuloy sisihin ang sarili ko dahil parang kasalanan ko yata kung bakit siya nilagnat. Araw-araw ba naman kaming naghahalikan? Sa gitna pa ng init na may kasamang tubig. Mas inuna ko pa yata ang kasabikan ko sa kanya kaysa ang isipin ang kapakanan niya. Bigla tuloy akong nakonsensya dahil simula nang matikman ko ang kanyang mga labi, palihim akong nagdasal na sana ay huwag na kaming mahanap para dito na kami sa islang ito. Walang gagambala sa aming dalawa. But now I realized, hindi pala kami nararapat dito. We can't leave her without any knowledge about this island. Di wala nga akong ideya kung ano ang igagamot sa kanya ngayong nagkasakit siya. Matutulog muna ako, Theo. Agad akong tumabi sa kanya at niyakap ko siya. Napasinghap siya sa ginawa ko. Tabi tayo. Bulong ko sa kanyang tenga at mas hinigpitan ang yakap. I'm sorry. Hindi mo naman kasalanan. Sa tagal natin sa islang ito, normal lang na magkasakit. Lalo na't kung ano-ano na lang ang kinakain natin. Anya at hinawakan ang kamay kong nakayakap sa kanya. Kaya hindi mo kasalanan. Natahimik ako. Sana nga ay mahanap na tayo, Theo. Anya na siyang ikinatigil ko. Para hindi na tayo magtitiis dito. Alam kong gusto mo nang umalis. Pasensya na at wala talaga akong maitulong. Napabangon ako sa ginawa niya. No, you helped me. Marami kang naitulong sa akin, Judith. Kaya huwag mong alalahanin yun. Napatingin siya sa akin. Theo, I like you, Judith. Ani ko at saka hinaplos ang kanyang pisngi. And once na babalik na tayo, I'll make you my girlfriend. Girlfriend? Tumango ako at saka hinalikan siya sa pisngi. Yes, kaya papagaling ka. Ngumiti siya sa akin at saka pumikit. Ilang araw ang nakalipas at akala ko ay gagaling si Judith dahil sa pagpapahinga. Pero mas lalo lamang lumala ang kanyang lagnat to the point na sobrang init na niya at nasusuka. Gusto ko na lamang manuntok ng kahit ano sa isla na ito dahil wala akong magagawa. Kahit ano-ano ng mga dahon ang ine-experiment ko pero wala pa rin talaga. Hindi umuobra. Siguro karma ko na to. Wala akong pakialam sa feelings ng iba noon at sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. And now that I slowly falling in love with her, mangyayari naman to. Sa ikalimang araw ng kanyang lagnat ay tsaka lang kami nakahanap ng tulong. Tulong mula sa helicopter na nag-emergency landing sa isla. And unexpectedly, ang pamilya ko iyon kasama si Christine. Babe! Ani Christine sa akin sa bayakap sa akin na mahigpit. Thank God! You're safe! Sobrang tagal ka naming hinahanap! Kumalas ako sa yakap niya at saka umatras ako. Saan? Ani Mommy na nahihirapan pa sa pag-apak sa buhangin. Thank God! You're alive! Babe! There is no time for this, Christine. Pagputol ko sa kanya. Si Judith, napawi ang kanyang ngiti. Judith? Sinong Judith? Ang kasambahay mo? Hindi ko siya sinagot at agad tumakbo patungo sa pwesto ni Judith kung saan hinang-hina na ang kanyang katawan. Binuhat ko siya na parang bagong kasal at agad inutusan ang kasamahan ni Mommy na tulungan ako. Oh my God! Is that Judith? React ni Mommy. What the? Siya ang kasama mo sa islang to? Nalaglag ang panga ni Christine. Sumakay na kami sa helicopter at agad nilagyan ng kumot ang katawan ni Judith. Oh my God!
She is so hot, anak. Kailangan na niyang madala sa ospital as soon as possible. Natatarantang sabi ni Mommy at sininyasan na ang piloto. Let's go! We need to hurry! Umalis na kami sa isla at dinerecho sa ospital si Judith upang mapagamot. Ako rin ay pinatignan dahil na rin sa tagal namin sa isla. Nasa tabi ko lang si Christine habang ako ay naghihintay sa resulta patungkol kay Judith. At habang naghihintay ako, bigla akong hinawakan ni Christine sa braso. Babe! Pwede ka nang umalis, Christine. Wala na si Mommy dito. Umawang ang labi niya. What? Tapos na ang pagkukunwari nating dalawa. Ani ko na ikinalaglag ng panga niya. I will send to your bank your last payment. Thank you for helping me. What? Napaatras si Christine. Hindi kita maintindihan sa iyo. I am done pretending. I said. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang usual payment ko. No! Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa iyo sa loob ng isang buwan na wala ka sa tabi ko? And now na nakita na kita ulit, ito ang ibubungad mo sa akin? Bakit? Dahil ba sa babaeng yun? Ano? Nilandi ka ba niya habang nasa isla kayo? No. Ha? Sigurado ako na may nangyari sa inyo sa isla kaya ayaw mo na sa akin. Alam nating pareho kung ano tayo, Christine Forte. I pay you to be my girlfriend. Now I want to end it here. Wala ka nang magagawa doon. Akmang magsasalita na sana si Christine nang biglang lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Judith. Napaayos ako ng tayo. Doc, pwede ka nang pumasok. Gising na ang girlfriend mo. Ani ng doktor at saka umalis na. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang paglaglag ng panga ni Christine at hindi ko na iyon inalala dahil mas nag-aalala pa ako sa kalagayan ni Judith. Judith's point of view. Nagising ako na nasa ospital na. May dextrose nang nakakabit sa akin at medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi ko akalain na nakaalis na kami sa islang iyon. At hindi ko akalain na ang unang bumungad ng pagising ko ay walang iba kundi si Theo. Theo, thank God you're fine. Anya at saka agad hinawakan ang kamay ko. You made me worry. Magsasalita na sana ako nang pumasok din sa kwartong ito si Christine, ang fake girlfriend ni Theo. Oh, hi Judith! Gising ka na pala! Nakangiti niyang sabi at saka lumapit sa akin. Thank God at gising ka na! Mabuti na rin dahil binigyan ako ni God ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo for being there sa boyfriend ko habang nasa isla kayo. Hanggang doon kasi ay ginampanan mo pa rin ang pagiging kasambahay mo sa boss mo. Christine, your mom is here, Theo. Ani Christine at sa mismong harapan ko, hinalikan niya si Theo sa labi. Napaiwas ako ng tingin dahil doon at nakaramdam ng kirot sa aking dibdib. Oh, ang sweet naman ang magkopol. Ani Ma'am Thea, ang mami ni Theo. Miss na miss ka na ng girlfriend mo, Theo. Why not bumawi ka sa kanya ngayon? Ako nang bahala kay Judith. Lumawak ang ngisi ni Christine sa narinig at saka yumakap sa nagtitimpi na si Theo. Thank you, Tita Thea. Let's go, Theo. Pag-alis nilang dalawa sa kwarto ko ay bumuga ako ng hangin at napatingin kay Ma'am Thea. Magandang araw po. Bati ko. Nakangiti pa rin siya sa akin. Hello, Judith. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mahina ako na tumango. Opo. Lumapit siya sa akin at saka hinawakan ako sa kamay. Maraming salamat ha for being there. Hindi ko ma-imagine ang anak ko kung siya lang ang mag-isa sa islang yun. Anya at mas lumapad pa ang ngiti sa labi niya. Don't worry. Pinaalam na namin sa mga magulang mo na ligtas ka na. Patungo na sila rito. Thank you po. You're welcome. Nasaan ang anak ko? Napaigdad kami pareho ni Ma'am Thea nang bumukas ang pinto ng kwarto
at iniluwa roon si nanay na pawis na pawis at si tatay na halos mapunit ang damit dahil hilang-hila ni nanay. Nay, namilog ang mata ni nanay nang makita ako at agad lumapit. Lumayo pa si Ma'am Thea sa amin para magkaroon kami ng moment. Ay, Diyos ko, anak ko! Ani nanay at niyakap ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. Nay, akala ko ay kinain ka na ng shark, anak! Alam mo ba araw-araw kitang pinagdarasal na sana hindi ka ginawang ulam ng mga shark sa dagat? Nay, Diyos ko! Sobrang saya ko na buong-buo ka pa rin hanggang ngayon! Ani nanay at nang kumalas sa yakap ay pinalis niya ang luha sa kanyang mga mata. Isang buwan ka rin nawala! Pinahula ka nga niya sa peking manghuhula. Sinabi na bangkay ka na raw sa ilalim ng dagat. Komento ni tatay tsaka siniko siya ni nanay sa tiyan. Aray ko! Tay, ngumiti si tatay sa akin. Mabuti na lang at nakabalik ka na. Ang maliligaw mo na si Julio, pupunta raw dito para dalawin ka. Napangiwi ako. Hindi ko yun manliligaw, tay. Tumikhim bigla si Ma'am Thea kaya sabay kaming napatingin sa kanya. Ma'am? Ma'am! Iyak ni nanay at halos lumuhod sa harap ni Ma'am Thea na ngayon ay gulat na sa ginawa ni nanay. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa paghahanap sa anak ko. Sobrang laki ng utang na loob ko sa inyo, ma'am. Praise the Lord! Pagpalain ka nawa! At nang hahalikan ni nanay ang sapatos ni Ma'am Thea, sabay kaming lahat na napasigaw upang tigilan si nanay. Nay! Tumayo kami, sis! Ani Ma'am Thea na parang nahihiya na. Hindi mo kailangang halikan ang sapatos ko. Saan ka ba dapat halikan, ma'am? Sa puwet niyo po ba? Saan, ma'am? Sabihin niyo po sa akin dahil gagawin ko po. Napangiwi si Ma'am Thea. Hindi mo naman kailangan gawin yon, misis. Ako nga dapat ang magpasalamat sa anak ninyo dahil kasama niya ang anak ko sa islang yon at hindi pinapabayaan. Tumangutango si nanay. Lumapit muli si Ma'am Thea sa akin at hinawakan ang kamay ko. Magpagaling ka, iha. May sasabihin ako sa'yo pagkatapos. At saka lumabas na siya sa kwarto. Ambot na lang, Jude. Nabuang na Jude ning mama ni Judith. Muhalok manuon sa lubot. Tatlong araw yata akong nasa ospital at sa tatlong araw na iyon, hindi ko na muli nakita si Theo. Siguro na realize ni Theo na hindi ako karapat-dapat na maging parte ng buhay niya ngayong nakabalik na kami. Na-realize niya na hindi kami pareho ng mundo. At siguro ang mga nangyari sa isla na iyon ay wala na iyon sa kanya, lalo na ngayong nakabalik na kami dito. Diretso sa bahay ang uwi namin nang lumabas ako. Marami ang masaya sa pagdating ko, lalong-lalo na si Julio na may pabulaklak pa. Hoy, Diyos ko, Mariusep! Julio! Hindi papatay ang anak ko! Stress na singhal ni nanay nang makitang may dalang bulaklak ng patay si Julio. Pati ako ay kinilabutan sa nakita. Baliw ba itong si Julio? Pasensya na, Aling Judy. Naubusan na ng bulaklak kaya ito na lang ang nabili ko. Ani Julio. Pero sana tanggapin ito ng aking sinisinta. Dahil nang malaman ko na nawawala siya, para na akong mamamatay sa lungkot. Kaya ang bulaklak na ito ay simbolo ng pagkamatay ng damdamin ko nang mawala siya. Hindi ko tatanggapin yan. Malamig kong sabi at saka pumasok na sa loob ng bahay. Teka, Judith! Sandali! Pumasok si Julio sa bahay at saka hinarangan ako. Pwede ba, Julio? Galing pa ako sa ospital. Huwag mong pasakitin ang ulo ko. Ilang beses ko bang lilinawin sa'yo na hindi kita kailanman magugustuhan? Kaya tigilan mo na nga yan. Alam kong ayaw mo sa akin ngayon. Pero darating din ang araw na mahuhulog ka rin sa akin. Lalo na't sabay tayong tutungo sa ibang bansa.
May gusto akong iba, Julio. Natigilan siya sa sinabi ko. May gusto akong lalaki. Sambit ko pa. Kaya sana ay tigilan mo na ako. Sino ang nagustuhan mo? Mayaman ba? Sus, alam mo na wala kang tsansa sa mga lalaking mayaman dahil pobre ka. Pobre tayo, paki mo ba? Umalis ka na lang, Julio. Kailangan kong magpahinga. At saka dumiretso ako sa kwarto ko. Marami akong iniisip sa aking paghiga. Ngayong nakabalik na kami sa dati naming buhay, natatakot ako na baka nabigla lang si Theo dahil nag-aalala siya sa akin noong una. Pero ngayong ilang araw na ang nakalipas, ay baka hindi na niya ako hahanapin o papansinin. Pumasok din sa isip ko ang sinabi ni Julio. Pinamukha niya talaga sa akin na pobre ako. Ayun nga, pobre ako. At kung tutuhanin ni Theo ang kanyang sinabi, matatanggap kaya ako ng mga magulang niya? Mabait naman si Ma'am Thea pero hindi ibig sabihin na mabait ay matatanggap na. Sino ba naman ang magulang na may successful na anak ang may gusto na papatol sa pobreng kagaya ko? Wala naman siguro, hindi ba? Nakatulugan ko ang malalim na iniisip ko at kinabukasan, nagising na lamang ako dahil sa malakas na hampas ni nanay sa kanyang kaldero sa mismong tenga ko. Nay! Inaantok pa ako! Reklamo ko at padabog na bumangon. Ay, may bisita ka! Maligo ka dyan! Nakakaya sa bisita mo! Napakamot ako sa aking buhok at saka humiga pabalik. Ay! Sino naman yan? Si Julio! Humikab ako. Ay, paalisin mo, Nay. Kagagaling ko lang sa lagnat eh. Kailangan ko pa ng maraming pahinga. Sa kabilang buhay na lang siya bumisita. At pumikit ako. Naku, pasensya na sa anak ko, iho, ha? Nakakahiya tuloy. Narinig kong sabi ni nanay. Ah, it's fine. Hihintayin ko na lang siya na magising ng tuluyan. Automatic na napabangon ako sa aking hinihigaan nang marinig ko ang boses na iyon. Nang makita ko kung sino ang bisita na tinutukoy ni nanay, ay parang gusto ko na lang magpalunod sa sahig nauna. Good morning, Miss Judith. Anya may dala pang basket ng mga prutas. Sir Theo? Wala sa sariling sambit ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Sir Theo? Akagat ko na lang ang ibabang labi ko sa sinabi niya. Nauntog ba ang ulo mo at nakalimutan mo na? Seryosong tanong niya at lumapit sa akin. Napalunok ako. Hindi naman. Ngayong nakabalik na tayo, siguro naman ay balik na sa dati. Balik ang pagpapanggap ninyo ni Christine? No. Agad niyang sagot. I stopped our agreement. At sumang-ayon ba siya? Hindi. Sagot niya. But it doesn't matter, Judith. What matters now is today. You're now okay, and... Huminto siya upang matingnan ako sa mata. You're now my girlfriend. Nalaglag ang pangako at napasinga. Girlfriend? Umupo siya sa kama ko at saka hinawakan ang baba ko. Tumingin siya sa mga mata ko. Yes, girlfriend. We talked about this back in the island, Judith. You agreed. Pero si Christine, tapos na kami. We're not a real couple. I paid her and may gusto siya sa'yo. Pero ikaw ang gusto ko. Agad niyang sambit. You are the one that I like, Judith. Kaya ako nandito ngayon. To be with you. Natahimik ako. I hear na mag-a-abroad ka. Kaya ka umalis sa trabaho. Anya at saka bumuntong hininga. I'll give you a nicer job. Just don't go abroad. If you want, I'll make you my secretary. Mahina ko siyang itinulak palayo sa akin. Paglilinis lang naman ang alam ko, hindi secretary. I'll teach you basta nasa tabi lang kita. Hindi ko alam kung may ipinakain ba si Theo sa akin, pero hindi na ako nagdalawang isip at sumang-ayon na sa kanya. Ganito ba ang nagagawa kapag nagkagusto ka sa isang tao? Kung ano ang gusto niya gagawin mo? Kasi parang ganun na ang ginagawa ko ngayon.
lalo na't unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Pinakilala ko si Theo sa pamilya ko bilang boyfriend ko at lahat sila ay nalaglag ang panga. Nagka-developan ba kayo sa isla, anak? Napakurap-kurap si nanay matapos kong maipakilala si Theo sa kanila. I mean, boss mo siya. At paano si Julio, anak? Gusto ka rin nun. Who's Julio? Kunot noong tanong ni Theo sabay tingin sa akin. Manliligaw mo? Ako si Julio. Sambit ng bagong dating na si Julio na may dala na namang bulaklak. But this time, hindi na galing sa patay. Umangat ang sulok ng labi ni Theo nang makita si Julio. Ikaw ba ang lalaking mayaman na nagustuhan ni Judith? Maangas na tanong ni Julio sa kanya. Namilog ang mata ko sa kanyang tanong at napatingin kay Theo na ngayon ay nakakunot na ang noo kay Julio. Why? Huwag mong gambalain ang buhay ni Judith. Alam ko kung anong klaseng pamilya ang pamilya mo. Mayaman ka, hindi ba? Sigurado ako na matapobre ang magulang mo. Sigurado ako na hindi matatanggap si Judith. Ani Julio. Hoy Julio! Ani nanay. Ikaw ang hindi ko tanggap kaya umalis ka na. Ikaw yata ang matapobre rito eh. Aling Judy, nagsasabi lang ako ng totoo. Ilang taon na kaming magkakilala ni Judith ngunit hindi man lang niya ako malingon. Samantalang ang lalaking to, isang buwan lang sa islang yun, nagkagustuhan na agad. Paki mo ba, Julio? Inis kong sabi. Pwede ba tanggapin mo na lang na hindi kita gusto? At isa pa boyfriend ko na ang nasa harapan mo ngayon. Umawang ang labi ni Julio sa aking sinabi at saka napaatras. Kaya pasensya na. Hindi ko na kasalanan kung nasaktan kita dahil unang-una pa lang, tinanggihan na kita. Ikaw lang itong pinipilit ang sarili mo sa akin kaya pasensya na, Julio. Matapos kong sabihin iyon ay itinapo ni Julio ang dala niyang bulaklak sa harapan ko at saka nag-walk out. Hindi ko maiwasan ang makonsensya pero kailangan niya rin talaga na matauhan para mag-move on na siya. Napatingin tuloy ako ngayon kay Theo na ngayon ay seryoso nang nakatingin sa akin. Pasensya na. It's fine. I am happy dahil sinabi mo sa kanya na boyfriend mo na ako at hindi former boss mo lang. Tumango ako at saka napakagat na lamang sa ibabang labi. Araw-araw na akong binibisita ni Theo simula sa araw na iyon at halos dito na nga siya matutulog kung wala lang siyang trabaho. Nagustuhan naman agad siya ni nanay at tatay kaya wala siyang problema. Nagustuhan din siya ng kuya ko dahil mukhang pera yun eh. Pinahiram lang ng kotse, boards na agad sila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na girlfriend na ako ng dating boss ko. Parang langaw lang ako sa buhay niya dati, tapos ngayon ay girlfriend na niya. Grabe ang plot twist ng buhay. Hindi talaga natin mahuhula ang future. Saan ka pupunta? Tanong agad ni Theo sabay halik sa aking labi nang silipin ko siya sa kusina namin. Tumutulong kasi siya kay tatay sa pagluluto ng hapunan. Ah, pupunta lang ako saglit sa palengke. May bibilhin lang ako para bukas. Paalam ko at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Dito ka ba matutulog? Malapit nang gumabi. Kung ayos lang sa'yo, dito ako. Ah, ayos lang sa akin. Malaki naman ang kama ko. Magkakasya tayong dalawa doon. Natigilan siya. Sa kama mo? Tumango ako. Oo. May problema ba? Matutulog lang naman tayo. Tumikim ako. Wala naman tayong ibang gagawin. Yumakap siya sa akin at saka hinalikan ako sa noo. Alright, matutulog lamang tayo. Umalis na nga ako sa bahay at nagtungo sa palengke upang bumili ng karne at iba pang uulamin para bukas. Simula kasi nang nasa bahay namin si Theo ay palaging masaya ang paligid. Siguro dahil first time kong magdala ng lalaki sa bahay na gusto ko. 2 kilo ng karne, sabi ko sa tindera. Sige po, ma'am. Ngumiti ako sa kanya at naghintay. Habang naghihintay ako, bigla na lamang may nagsalita sa gilid ko.
Hindi ko akalain na nasa paligid lang pala ang aahas sa boyfriend ko. Natigilan ako at napatingin sa nagsalita. Umawang ang labi ko nang makita ko si Christine Forte. Christine? Gosh! Binaba niya ang shade niya at puno ng galit ang kanyang mga mata nang makita ko. Hindi ko akalain na nalandi mo ang boyfriend ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo naman siya totoong boyfriend. Kaya huwag kang magkunwari na inagawan ka dyan, Miss Christine. So sinabi niya sa'yo na hindi kami totoo. Kaya malakas ang loob mo na agawin siya sa'kin? Asik niya. You know what? We can talk about this, Judith. Ayaw ko makipag-away sa'yo. Kaya bago pa tayo magkasakitan, sumunod ka sa'kin. Wala akong balak makipag-usap sa'yo. Busy akong tao. Natigilan siya sa paglalakad dahil sa sinabi ko. What? Come on! Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo ng maayos. I heard inimbitahan ka ni Tita Thea, pero hindi ka sumipot. Ang bastos mo naman. Ha? Huh? Hindi mo ba natandaan? Gusto kang makausap ni Tita Thea. Ilang araw ka nang magaling. Napakurap-kurap ako at inalala kung kailan nagsabi si Ma'am Thea na may gusto siyang sabihin sa akin. She's with me. Tita Thea is with me, Judith. Mas maganda siguro na sabay na lang tayong mag-usap ni Tita Thea, right? Kaya sumunod ka na sa akin for us to talk. At naglakad na siya palayo sa akin. Sumunod ako sa kanya at nakita ko na papatungo kami sa isang sosyali na restaurant. At doon, nakita ko si Ma'am Thea. Naunang pumasok si Christine at nakipagbeso-beso pa kay Ma'am. Napalunok ako at nahuhulaan ko na kung ano ang pag-uusapan namin. Sigurado ako na tungkol ito kay Theo at gusto kong umatras. Ngunit bago pa man ako nakaatras, ay napigilan na ako ng bodyguards ni Ma'am Thea. Pumasok ka na sa loob, miss. Ani ng lalaki sa akin sabay kuha sa dala ko. Kanina ka pa po hinihintay ni ma'am. Napalunok ako at saka itinulak na ang glass door para makapasok ako sa loob. Pagpasok ko, nakita ko ang pagngiti ni na Ma'am Thea at Christine sa isa't isa. Makikita mo talaga na gusto ni Ma'am Thea si Christine. Bigla tuloy akong kinabahan. Oh, there you are, Judith! Napatayo si Ma'am Thea at agad akong sinalubong ng yakap na siyang ikinagulat ko. Nakita ko rin na nagulat si Christine sa ginawa ng mami ni Theo. Magandang araw po. Awkward ko na sabi matapos ang yakap. Mabuti naman at maayos ka na. Pasensya na at bigla-biglaan ito. May sasabihin lang kasi ako. Maligaya niyang sabi. Ano po yun? Kinakabahan ko na tanong. Sa energetic kasi niya na tono, hindi halata na bad news ang sasabihin niya sa akin. Nakita ko pa na natawa si Christine sa hitsura ko. Maupo muna tayo. Bago natin pag-usapan, kakain muna tayo. Gosh, Tita Thea, dapat ba may special treatment ang babaeng umahas sa boyfriend ko? Ani Christine at naupo na rin. Alam ko na pareho lang ang gusto nating sasabihin kay Judith, tita. Ayoko rin makipagsalo sa kanya sa pagkain. So, why not let us tell her kung anong sasabihin natin? Naikuyom ko ang kamao ko. Alright. Ani Ma'am Thea at saka umayos ng upo. Ikaw muna ang mauna, Christine. Mukhang nagmamadali ka naman yata sa sasabihin mo. Umisi si Christine sa baylapag ng envelope sa lamesa. Kumunot ang noo ko sa inilapag niya. Ayan, matagal-tagal ko na rin itong ipon, Judith. Gusto na kitang diretsuhin para hindi masasayang ang oras ko. Kunin mo ang envelope na yan. Naglalaman yan ng pera. Kapalit niyan ay ang paglayo mo sa boyfriend ko. Layuan mo si Theo, Judith. Kumuyom lalo ang kamao ko sa narinig. Hindi nga sila totoong magjowa tapos palalayuin niya ako. Hindi mo ako madadala sa pera. Tanging sabi ko. Humalakhak siya. Oh, come on! Sinabi mo lang ba yan ngayon kasi nandito si Tita Thea? Ngumisi siya.
Kahit alin sa dalawa, pareho lang ang sasabihin namin. Right, tita? Hindi umimik si Ma'am Thea at nanatili lang na nakatingin sa amin. Bumuntong hininga si Christine. Now, kukunin mo ba ang pera? Malaki din ang pera na ito, Judith. Mabubuhay mo na ang buong pamilya mo, Miss Judith. Kaya kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ng mabuti. Binalingan niya si Ma'am Thea. Now, tita, anong gusto mong sabihin sa kanya? I can't wait to hear it. Tumikim si Ma'am Thea at saka ngumiti sa akin. Bago yan, gusto ko munang matanong kung kumusta ka na. Ayos lang naman po. Ani ko at napakagat sa ibabang labi dahil sa kaba. Pwede niyo na po bang sabihin sa akin ang gusto niyo pong sasabihin? Natawa siya sa sinabi ko at saka tumango. Sige, sige. Inirapan ako ni Christine. I bet katulad lang din ang sinabi ko ang sasabihin mo, tita. Bumuntong hininga si Ma'am Thea. Judith, maaari mo bang pakasalan ang anak ko? Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong kapaligiran sa restaurant na aming pinapasukan nang marinig ko ang kanyang tanong. Pati si Christina chill lang kanina at confident sa nangyayari ay napawi ang ngiti at nalaglag ang panga sa narinig. What? Napatayo si Christine. What do you mean, Tita Thea? Para akong nabingi. Ilang ulit kong binabalik sa isipan ko ang tanong niya sa akin para mag-sink in sa akin ang lahat. I'm your son's girlfriend! Hindi mo ba alam na napakalaking insulto yun sa akin, tita? Tinaasan ni Ma'am Thea ng kilay si Christine na ngayon ay nawala na talaga ang postura dahil sa narinig. Talaga bang girlfriend ka ng anak ko? Tanong niya. Hindi ka binayaran para maging girlfriend niya? Tita, kahit nalinlang ako sa inyong dalawa ng ilang taon, hindi ko pa rin nagustuhan ang aking nalaman tungkol sa'yo, Christine. Nang mawala si Theo sa karagatan, winaldas mo ang mga pera niya at nakipagtalik pa sa ibang lalaki sa mismong condo unit niya. Akala mo ay hindi ko malalaman ang pinagagawa mo habang nasa isla ang anak ko? Tita, nataranta na si Christine. Kahit binayaran ako ni Theo para maging girlfriend niya, mahal ko siya, tita. Get out! Pagputol ni Ma'am Thea sa kanya. Get out, Miss Christine. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Tita! Halos lumuhod siya sa harapan ni Ma'am Thea. Kung ano man ang nalaman mo, eh, hindi totoo yun. Hindi ako nakipagjugjugan sa ibang lalaki habang wala si Theo. Gusto mo bang i-post ko sa social media ang kababuyan na ginawa mo? Tanong ni Ma'am Thea sa kanya. You won't like it, Christine Forte. Nanghina si Christine. Tita, please no. I don't like unfaithful like you for my son. Anya at saka siniyasan ang kanyang bodyguards. Guards, palabasin niyo ang babaeng to. Tita, tita no. Mahal ko ang anak ninyo. Tita, hindi ko sinasadya yun. Hindi. Ani Christine habang kinakaladkad na siya palabas ng restaurant. Tita! Nang kami na lang dalawa ni Ma'am Thea sa pwesto namin ay nakaramdam muli ako ng kaba sa dibdib. Now, saan nga tayo nahinto? Tanong niya sabay ngiti sa akin. Tumayo ako. Ma'am, uuwi na po muna ako. Hindi kasi ako nakapagpaalam. Baka mag-alala na po si nanay at tatay. Ayaw mo bang pakasalan ang anak ko? Tanong niya sa akin. Hindi ba ay may relasyon na kayo? Namula ang buong mukha ko sa kanyang sinabi. Hindi naman po sa ganon, ma'am. Pero kasi I like you for my son, Miss Judith. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Kaya lang naman nag-exist ang babaeng yun sa buhay namin dahil binayaran siya ng anak ko to pretend. Dahil ayaw niyang maikasal sa mga babaeng gusto ko para sa kanya. Now,
ikaw ang gusto kong ipapakasal sa kanya. Hindi naman siguro siya tatanggi, right? Natahimik ako. Tinapik niya ang lamesa. Huwag ka munang umalis. Sayang ang pagkain na in-order ko. Let's eat first. Don't worry. Ihahatid kita sa inyo pagkatapos. Wala akong magawa kundi ang sumang-ayon at umupo muli sa upuan ko kanina. Theo's point of view. Ang tagal naman yata ng anak ko. Ani Tito Marcos ang tatay ni Judith. Kanina pa siya nasa palengke ah. Ay, kalma ka nga lang dyan, Marcos. Uuwi din ang anak mo. Para ka namang timang. Ani Tita Judy sabay ngiti sa akin. Nag-aalala ka ba sa anak ko, iho? Agad akong tumango. Yes. Pinangakuan kasi natatabi sila sa pagtulog ngayong gabi kaya alalang-alala talaga. Ani Mark ang kuya ni Judith. Nako, kapag magabihan yun, hindi kayo tatabi sa pagtulog. Napangiwi ako. Umalis ka na nga dito, Mark. Istorbo ka. Wala kang ambag sa pagluluto. Buti pa itong nobyo ni Judith. May ambag pa. Ani Tita Judy. Ano ang plano mo sa anak ko, iho? Biglang tanong ni Tito Marcos. May bala ka bang pakasalan ng anak ko? Natigilan ako sa kanyang tanong. Marcos! Tawag ni Tita Judy sa asawa niya. Masyado pang maaga para pag-usapan yan. Alam ko. Ngumuso si Tito. Pero wala namang kararatingan ang isang relasyon kapag walang plano. Alam mo, iho, mahal ko ang anak ko kaya kung wala kang balak sa anak ko, I have plans, Tito. Pagputol ko sa kanya sabay ngiti. I am serious. Kung may plano man ako, yun ay ang dalhin niya ang apelyedo ko. Agad akong inakbayan ni Mark matapos sabihin iyon at tinapik-tapik pa ako sa balikat. Ah! Ayun, ganyan dapat. Hindi kasi laruan ang kapatid ko kaya dapat lang naseryosohin mo, Mr. Theo. Now, pwede bang makahiram saglit ng kotse mo? May pupuntahan lang ako. Sure. Ibinigay ko sa kanya ang susi. Ayun, thanks, Bobords. Babalik ko agad. Napailing na lamang ang mga magulang ni Judith matapos umalis ng kanilang panganay na anak. Next time, iho, huwag ka nang magdala ng kotse dito. Namimihasa na ang binatang yon. Ayaw naming isipin mong namamantala kami. It's fine po. Marami naman akong sasakyan. Kahit na. Mas mabuting mag-commute ka na lang sa susunod para hindi na iyon makakahiram. Ani Tito Marcos at nagpatuloy sa ginagawa. Sakto yatang natapos ang aming lulutuin nang dumating si Judith sa bahay, daladala ang pinamili niya. Akala ko ay mag-isa siya pero hindi. Kasunod niya ay ang hindi ko inaasahan. Mom? Napakurap-kurap ako. What are you doing here? Ay hala! Madam! Halos mabangga ako ni Tita Judy nang tumakbo siya patungo kay Mommy. Ay, Ma'am! Bakit ka po nandito? Ay, Diyos ko, hindi po kami nakalinis ng maayos! It's fine. Ibinaling ni Mommy ang kanyang tingin sa akin at natawa siya nang makita ang itsura ko. Napasimangot ako. Mom! Ang cute mo naman sa pink mo na apron, anak! Ano ang ginagawa mo? Nagluluto ka ba? Nako, tumulong siya dito! Ma'am, pasensya na at nadungisan namin ang anak mo! No! You don't need to apologize. Mas maganda nga yan para matuto ang anak ko. At mukhang gusto naman niya yata ang ginagawa niya. Mom, what are you doing here? Seryoso kong tanong. At bakit mo kasama si Judith? May sinabi ka ba sa kanya? Oo, meron. What did you say, huh? Well, mas maganda siguro kung siya na lang ang magsabi sa inyo, anak. Nandito lang talaga ako para ihatid siya. Ay, Ma'am, baka gusto mong kumain muna dito bago umalis. Offer ni Tita Judy. Sa susunod na lang. Ani Mommy sabay ngiti.
Busog pa ako. Kumain kasi kami ni Judith sa labas. Tiningnan ako ni Mommy. Umuwi ka pagkatapos, anak, ha? Hinalikan niya ako sa pisngi bago siya umalis sa bahay kasama ang kanyang mga bodyguards. Agad ko namang pinuntahan si Judith sa kanyang kwarto dahil gusto kong malaman kung ano ang sinabi ni Mommy sa kanya. Judith's point of view. Hindi ako mapakali sa aking kwarto. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Theo. Paano na lang kaya kung ayaw niya akong pakasalan, hindi ba? Napaigtad ako nang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Theo na seryosong seryoso ang kanyang mukha. Napalunok tuloy ako. Theo, ano ang sinabi ni Mommy sa'yo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Tell me, Judith. Hindi naman masyadong seryoso. No, don't lie to me. Hinawakan niya ang kamay ko. Tell me, anong sinabi ni Mommy sa'yo? Natahimik ako. Hinawakan niya ang baba ko at pinaharap niya ako sa kanya. Sinabi niya ba sa'yo na makipag-break ka sa akin? Sinabi niya ba na layuan kita? Tanong niya at pumungay ang kanyang mga mata. Tell me, Judith. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka umiling. Hindi yan ang sinabi niya. Then ano? Hinarap ko siya. Sinabi niya na ikakasal ka na. No. Kumirot ang puso ko. Ayaw mo bang magpakasal? Tanong ko. Sabi niya ikakasal ka raw sa babaeng gusto niya. Umiling siya at yumakap sa akin. No. Hindi ko pakakasalan ang gusto niya. Hindi pa rin ba siya tumigil dyan? Ano pa ang ibang sinabi niya? Na ikakasal ka nga niya sa babaeng gusto niya at I won't allow it to happen. Pagputol niya sa akin. Tinanong niya ako kung maari ko bang pakasalan si Theo Jimenez. Narinig ko ang kanyang pagsinghap at napakala siya sa pagkakayakap sa akin. Pero mukhang ayaw mo naman yata. Sana sinabi mo agad na ikaw ang babaeng pakakasalan ko para hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Of course, I will marry you. My lovely Judith. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya at nang magkatinginan kami, namungay muli ang kanyang mga mata at unti-unti siyang lumapit sa akin upang mahalikan ako sa labi. Marami nga ang nangyari sa buhay ko. Sabi nga nila, bilog ang mundo at walang makakahula sa susunod na mangyayari sa buhay natin. Gaya na lamang nito. Ni isang beses, hindi ko ini-imagine na magiging kami ng dati kong boss. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng koneksyon at dahil lang yun sa isla na aming napadparan. Opisyal akong ipinakilala ni Theo sa kanyang pamilya at lahat sila ay walang hangad kundi ang kaligayahan sa relasyon namin kaya tanggap nila kami. And 6 months after we started our relationship, ikinasal kami sa simbahan. Sobrang dali, no? Kasal agad kahit 6 months pa. Ayon kasi ang gusto ng pamilya ni Theo at ganun din sa pamilya ko na huwag na patagalin ang lahat. Pero sabi nga nila, hindi nabibase sa tagal ang pagmamahalan. Nasa kalidad yan. Quality over quantity. Ika nga nila. Ngayong ikinasal na kami, mas lalo lamang naging malalim ang aming pag-iibigan. Saan pa tayo pupunta? Bakit kailangan pa nating sumakay sa helicopter? Gusto ko pang mabuhay, okay? Ani ko sa asawa ko na ngayon ay ngisi-ngisi na sa akin. Tapos na ang honeymoon natin, right? Nadiligan mo na ako, right? Ilang beses pa nga. Isang buwan ang nakalipas simula nang ikinasal kami, may pakulo na naman ang gwapo kong asawa. 2 araw matapos namin mag-travel, nagising na lamang ako na nasa helicopter na ako pero hindi pa kami nakakalipad. I have a surprise for you, my love. Anya at saka pinermi ako. Please, kumalma ka. Hindi naman tayo mamamatay. Anong hindi? First time ko makasakay ng helicopter. Hindi kaya. Helicopter kaya ang sinakyan natin dati nang maligtas tayo sa isla. Wala akong malay noon. Asik ko. Ngayon baka mawalan ako ng malay dahil sa nerbiyos. Nandito naman ako. Kumapit ka lang sa akin, okay?
pagpapakalma niya sa akin. You'll be fine. Nang tumahimik ako ay sininyasan na niya ang piloto na magsimula na sa paglipad. At nang paangat ng paangat na ang helicopter, ay napapikit ako at napahawak ng mahigpit kay Theo. Huwag kang pumikit, Judith. You are missing the beautiful view. Bulong niya. Unti-unti akong nagmulat at nginuso ni Theo ang labas. Pagtingin ko ay umawang ang labi ko nang makita na isla ito. Theo, bakit tayo... Sa isla natin ipagpapatuloy ang honeymoon natin. Kung saan nagsimula ang lahat. Anya at pinagsalikop ang mga kamay namin. Tumingin ka sa baba. Sinunod ko naman ang sinabi niya at nang makita ko kung ano ang ibig niyang sabihin, nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang nakasulat lang naman sa buhangin ng isla ay walang iba kundi, I love you, Judith. Theo, lumuluha akong napatingin sa kanya. Yes, my wife. I love you too. Hinawakan ko ang kanyang mukha at saka siniil siya ng halik sa labi. Naglanding ang helicopter sa isla at hindi gaya ng una naming pagtungo rito, may mga gamit na kami. May nakahanda pa na kubo na mukhang tutulugan naming dalawa at iba pa. Let's go, my wife. Ani Theo habang inaalalayan akong makababa sa helicopter. Let's continue our love story here. Let's get trapped again in this island. At saka magkahawak kamay kaming naglakad sa buhangin patungo sa isla kung saan nagsimula ang lahat. Wakas!